Rider. Rider. PH. PH. Studios. Exclusive. Hi guys, so kagabi pa trending si Zephanie sa Twitter kasi sinasabi na mag-guest daw siya this Sunday sa All Out Sunday sa GMA 7 at yun daw ay hudyat na baka maging kapuso na siya soon if not already. Anyway, si Zephanie kasi ang first grand winner ng Idol Philippines na pinalabas sa ABS-CBN. So, people are making a big fuss about this transfer kasi nga for the longest time ay nagkaroon ng deemed rivalry between GMA and ABS. And of course, ang usual na sinasabi nila tungkol sa paglipat ni Zephanie, while many are happy about it, ay kine-question na naman or nabibring up na naman yung topic na loyalty kasi yun nga dahil sa rivalry ng dalawang stations before, ewan ko kung ongoing pa ngayon ano, ay nagkaroon ng time na pag-artista ka ng GMA, GMA ka lang. Pag-artista ka ng ABS, ABS ka lang. Doon ka lang pwedeng lumabas. At kung kapuso ka sa GMA ka lang pwedeng lumabas. Pero yun nga, since nawala ng franchise ang ABS-CBN at hindi sila nag-air sa free TV, ay madami ng may mga ilan ng artista ng ABS-CBN na lumipat sa kapuso, gaya ni Pok Wang, ni Sir Chief. Pero even before that din naman, ay madami din namang lumipat na kapuso sa ABS. Most notably, sila Regine Velasquez, si Angel Locsin, most recently si Janine Gutierrez, and Sunshine Dizon. So yun, nagpapalitan lang talaga yung mga artista. Anyway, balik tayo kay Zephanie. Babasahin ko yung ibang mga comments ng mga fans about her transfer sa ABS, rumored transfer sa GMA, no? And I think this reflects kung ano yung sentimiento ng mga tao about it, especially her fans. So, meron dito nag-message na, "I can't wait to see Zephanie go all out this time, not just a young diva na to for sure. Excited to see her in different segments. Ilabas ng natutunan sa workshops, masyado siyang kinulong sa cage sa dati niyang ganaps eh. We're still here, Zephy May." Okay, kasi si Zephanie is known for her range. Gaya nila Morissette, Sara, ay mataas ang boses ni Zephanie. But I think because of that, nalimitahan siya into being molded into a young diva as we knew it before nung panahon ko na pag ganyan, birit-birit, pataasan ng boses. Pero nagbago na nga ang panahon, especially dito sa, even dito sa Pilipinas, especially nung si Sara Geronimo made her breakthrough hit or came up with her breakthrough hit, Ikot-Ikot, followed by Kilometro. So, Si Sara kasi ang premiadong diva or young diva for the longest time. And even now, kung iisipin mo yung pagbabago ng ibig sabihin ng word na diva. No? Pero anyway, magmula nun ay mas hinahanap na nung mga bagong henerasyon ng mas bagong tunog na hindi birit-birit. Kasi kung mapapansin mo, yung mga bata ngayon, hindi sila masyadong mahilig or hindi sila mahilig sa birit-birit. Mas gusto nila yung mga mid-tone lang or mid-range lang yung pagkakanta, hence yung rise ng singers like Billie Eilish and even Moira na hindi bumibirit, panay speakeasy lang yung pagkakanta. So kung ikaw naman syempre like Zephanie, kung may boses ka na ganun, no, syempre you would capitalize on it, ano? Pero at the same time, titimbangin mo na, well, meron nga akong ganitong gift, pero gusto pa ba ito ng tao ngayon? Gusto ba ito ng tao ngayon? So, and given her age, madami pa naman siyang pwedeng gawin. Or pwede pa naman niyang gawin yun later. Like, it would be awkward kung later pa siya magde-decide na mag song and dance or mas batang tunog. So, I think, yun ang hinahanap ng mga fans sa kanya or music fans
hindi lang mga fans niya, pero ng mga music fans dito sa Pinas, especially yung mga bata na, she could sound more contemporary. At dito nga, sa sinasabing rumored paglipat niya sa All Out Sundays or pag-guest niya sa All Out Sundays at baka paglipat niya, baka ha, sa GMA, ay baka naman mas maging contemporary yung sound niya. Although, alam mo, hindi ko naman nasusundan gaano. Like, ang alam ko lang na kanta niya yung Bawat Daan, kay Ebe Dancel na ni-remake niya. And even yung, anong tawag dito? Yung pinanalo niya sa ano, sa Idol Philippines na kanta na composed ni Jonathan Manalo. Anyway, so isa yan sa mga tinitingnan ng mga fans or iniisip na kung totoo man, edi baka chance na yun ni Zephanie to reinvent herself. Okay. Ito pa. If it's true that Zephanie will join GMA, please do not throw negativity. It's been almost 3 years since she won and ABS-CBN, especially ASAP, has treated her as a come and go talent. Ano ito ha? Opinion lang to ha? Nung isa sa mga nag-tweet. They prioritize love teams and PBB housemate, and that's true daw, sabi niya. Zephanie needs to be practical, blah, blah, blah. Hindi ko. Kasi hindi naman, kasi si Zephanie kasi ay under ng Cornerstone. So, syempre, nung nawala ng franchise ang ABS-CBN, nalimitahan ng resources nila. And therefore, kahit naman siguro sinong tao, i-prioritize mo ngayon kung kanino ma-allocate yung mga resources na yun. And since meron silang mga sariling talents, I guess it's not a surprise na yun ang mas ma-prioritize. Pero hindi mo din naman masisi yung mga fans ni Zephanie kung medyo isipin nila na sana naman kasama din si Zephanie sa priorities. Kasi nga naman, she is the grand prize winner of an ABS-CBN show, yung Idol Philippines. Ano? Pa nangyayari sa akin? ABS-CBN show, yung Idol Philippines. But I guess it's a matter of economics and strategy. I don't know kung tama nga itong iniisip ng mga tao na may dahilan si Stephanie para lumipat dahil hindi siya na-prioritize or hindi siya nabibigyan ng tamang opportunities. But whatever it is, many people are happy sa paglipat niya and look forward to it actually. Ito pa. Ito naman tungkol to sa Kapuso. If the rumors are true regarding Zephanie, rumors ha, singers transferring from ABS to GMA might be a good sign that the latter is starting to boost its music department. If GMA daw is beginning to boost its music department. Well, kasi magaling naman din si Zephanie and she would be a welcome addition to GMA Music. Pero madami din namang magagaling na artist ang music artist ang GMA. So, hindi ko masabi na tamang sabing to boost it. I guess to boost it in the sense na may madadagdag na bago. So yun, at unang-una, hindi naman din natin alam kung totoong lilipat. At kung lumipat man, masasign siya sa GMA Music. But I guess, no? Kasi syempre, singer si Zephanie. And ang talagang offer niya sa publiko ay pagkanta. So it would be just logical na isign up siya sa GMA Music kung lilipat siya. At sabi pa, Zephanie can always blend in. Humility plus talent can go all the way. Kasi syempre, she'll be the new kid on the block sa All Out Sundays. At meron ng mga established singers there or may mga regular singers na doon who offer a lot of things. Who offer their own talents like si Rita Daniela. And of course, si Julian San Jose. How can you forget Julian San Jose when you think of GMA? Sino pa ba? Sila Aisel Santos. And Lani Misalucha, no? So madami, pero yung mga kaidara niya, yun ang mga naiisip ko. So I don't think magkaka-problem si Zephanie blending in kasi mabait na bata naman siya and she's humble even yung mga times na nakakausap namin siya. So if anything, she would add excitement dun sa show kasi yun nga
all eyes would be on her dahil unang-una galing siya sa kabila. Kung lilipat ha, galing siya sa kabila. Tapos, hindi naman din so-so ang talent niya. So, syempre, alam mo naman ang sabong mentality ng Filipinos. They would be on the lookout kung kakabugin ba niya or baka ako lang nag-iisip ng ganito. Or, kasi, di ba, baka sinaunang pag-iisip na to eh, nakabugan, pasik laban. But at any rate, I don't think Zephanie would have attitude pag lumipat siya. Ito, observation daw. Speaking of star magic, notice that the ones getting the projects and network are from the talent management. Opinion lang to ah, nung isang nag-tweet. Simply because ABS din ang may hawak nun. Well, yun na nga. Siyempre, love your own. Oops, sorry. Siyempre, love your own, di ba? Siguro, kung nag-improve ng situation ng ABS, ay mababalik sa dating pamamaraan na mas napaprioritize, ay mas nabibigyan ng break yung ibang, yung halos lahat ng artist, or mas madaming artist. Pero sa ngayon, syempre, huwag ka nang magtaka kung ipaprioritize ay yung sign sa kanila. You would do the same if you were in their shoes, di ba? So, ito pa. Ano ba to? Please na, it's been almost, oh nga, let's not throw negativity sa paglipat ni Stephanie. And I guess, yung pinaka issue dito, na hindi naman dapat issue, ay yung loyalty. Ewan ko ha, kasi ikaw ba, kung pumasok ka sa isang kumpanya, are you supposed to stay there or for life? Are you expected to have just one job sa buhay mo or just work for one company sa buhay mo? Naintindihan ko why people feel bad or why people criticize yung mga talents na lumilipat. Kasi syempre, like in the case of Zephanie, madami nang ininvest sa kanya ang ABS by giving her breaks. Doon siya nagkaroon ng break. Doon siya nakilala, and then people think na after siya i-build ng ABS, may ibang makikinabang sa talent niya. Pero hindi naman sa ganun siguro, kasi 'di ba, halimbawa ikaw nagtrabaho ka sa first company na pinagtrabahuan mo, syempre you gain experience doon, and then kailangan mong lumipat for whatever reason sa ibang kumpanya. Ano yun, hindi mo pwedeng isulat sa resume mo yung mga natutunan mo dun sa first company mo? Kasi dapat ang makinabang lang nun ay yung first company at hindi yung nilipatan mo. So, hindi naman siguro ganun. Pero naiintindihan ko din ang, sa kabilang banda, no, naiintindihan ko din naman yung sentimiento ng mga nagque-question about loyalty. Alam niyo, nung minsan, in the late 90s or in the early 2000, when I decided to work abroad, may isang nagsabi sa akin na, bakit ka mag-a-abroad, dahil ba mahina ang ekonomiya natin at mas magandang pasture doon? Hindi ba dapat lalo kang magstay sa Pilipinas, kasi ang gagawin mo pag nag-abroad ka, para mong iniiwan yung nanay mo na may sakit. Kumbaga, kung may sakit yung nanay mo, dapat bang iiwan mo siya? Tama ba na iiwan mo siya dahil lang mas maganda ang... Pero diba, you know what I'm saying, pero diba, syempre, nung time na yun, tumuloy pa din ako. But, abroad. Pero yun, nakikita ko yung point kung bakit some people feel hurt when people decide to leave, no, for something better. Kasi syempre, especially kung magkapamilya kayo, for better or for worse, dapat magkasama kayo through, pag mag-asawa kayo, di ba, at kung pamilya, through thick and thin. But I guess that's not an argument na we can use in judging artists who transfer. Like, I remember who transfer stations. Like, I remember nung si Regine Velasquez, lumipat din siya sa ABS. And for the longest time, kasi Kapuso si Regine. In fact, she stayed Kapuso even without a contract.
many people din naman questioned her decision, and nung nawalan nga ng franchise, some even said cruelly na karma yon kay Regine, kasi pinagpalit niya yung kapuso for whatever, for money or for opportunity or yun. Pero I'm not going to comment on that. I'm not going to say that's right or wrong opinion, but what I'm saying is ganun tayo mag-isip. Madaming Pilipino or madaming tao ganun ang mag-isip. If that's right or wrong, well, it's not for me to say. So anyway, yun, hindi natin sure kung nilipat si Zephanie, but yun ang pinag-uusapan ngayon sa Twitter. So kayo, anong tingin nyo? Kung sakaling lilipat si Zephanie sa GMA, would you be happy for her? Would you question her loyalty? You think it's a bad move or a good move? Or tama lang naman na hanapan ng... Yun, isa pa yun, no? Siyempre, kung manager ka, it's your obligation sa talent mo na hanapan siya ng opportunity kung saan man yun makikita. So, naiintindihan ko ang cornerstone kung sakali man na inipat nila o si Zephanie sa ibang kumpanya. Obligasyon nila sa talent yun eh. Hindi ko lang alam kung meron din namang mga opportunity sa ABS. Siguro naman ano. Pero syempre, nasa sa management mo para timbangin kung alin ang mas makabubuti sa talent mo. So, I guess nasa pagtitimbang yan. And it's not for us to question kung ano mang decision nila. Kung baga tayo, comment lang. Ano. Anyway, that's all for today. Eto pa pala, no? Dagdag ko. So, I remember someone telling me na wala na pala si Golden Cañedo sa GMA. And Golden Cañedo is the first winner naman, yung grand winner naman ng first season ng The Clash. And yun nga, hindi na siya lumalabas sa All Out Sundays. So many say na bakit naman ganon. Yeah, but again, it's not for us to question kung bakit. Hindi natin alam kung anong nangyari. But why am I bringing this up? Things happen eh. Things happen, and sabi na nga ni Golden doon sa ano niya, sa IG niya, without bitterness, and I don't know if it pertains to what happened to her sa GMA, na life goes on. So life goes on. I guess whatever it is, kung talagang fan ka, then you just should support your idol kung saan man siya. At the same time, kung if you have things to say about something, then no one can stop you from airing your opinion or expressing your opinion. No? Just do it respectfully at wag mag-bash. Just make your point and then that's it. Don't be too personal or don't go below the belt. Anyway, yun lang for today. Let's see kung nilipat si Zephanie. Thank you for watching this video. And if you haven't subscribed, subscribe kayo. I'll see you guys next time. Bye-bye.